dalawang ladies na sa kanilang trabaho po aminado silang ganda ang puhunan. This is Christine Lopez. Christine, ikaw muna unahin ko. You are a makeup artist. Yes, ma'am. Diba? So, mahilig ka magpaganda ng kapwa babae. Opo. Ano, out of ano na rin po, yung parang frustration in regards before, long time ago, parang walang nag-aayos sa akin ng maganda. Christine, siguro nakatulong din sa kasayahan mo ngayon yung dati factory worker ka daw abroad. Yes, ma'am. Bali, pinapunta kasi ako ng brother ko sa abroad. Sa pamilya kasi namin, marami talaga yung nag-a-abroad. Parang na-influensyahan lang. Pero in regards with that, ano po, parang assembly line, di ba? Paiba-iba yung line nung trabaho ko, pero doon pa rin ako bumabalik kasi yun po talaga yung passion ko, tsaka yun yung hilig, yun yung gift ni God sa akin. Yung pagpapaganda. Oh, oo naman. Kasi dati, motherboards daw ng computer ginagawa mo eh, di ba? Oh, ang layo nun. Mas masaya naman yung nagpapaganda, di ba? And over here naman, to my left is Claudine Fabria. Hello, Claudine! Hello po. Very pretty. At ang trabaho you. Niya ay isa siyang car show model. Yes, po. But can you show us what do you do? Kunyari, there's, what is it to begin with? Well, sa mga events po, like Manila International Auto Salon, Manila Auto Show. So, yun po model po. Katabi ko po yung cars and then pinipicturean po kami ng mga photographers. Parang kumbaga sa game show sa States, parang gumaganyan-ganyan ka. Hindi naman po. Tatabi lang sa car and then pipicturean ka ng mga photographers. Parang advertisement na rin sa mga client company ko. Kasi makikita yung name nila sa mga like Facebook. Oo, so, oo. Ganyan po. Ito naman, mayroon kaming kwento pa sa inyo. Para po sa kanyang pamilya, talaga pong ginamit niyang puhunan ng kanyang ganda. Panoorin po natin ang kwento ni Apple Argosa. Ako nga pala si Apple Argosa, 23 years old, breadwinner. Sa murang edad, pinuhunan ang ganda. 15 years old pa lang ako, nagtrabaho na ako sa bar. Dancer, wala na akong ibang inisip kasi mas madali ang pera sa bar. Katawan, tsaka yung ganda ko, yung pinuhunan ko, para lang mabuhay ko lang sila. Gagawin ng lahat para sa pamilya. Nangangarap pa rin. Gumanda yung buhay namin. Tapos, baby ko, mapag-aral ko siya ng maayos. Kahit siya man lang makatapos ng pag-aaral. Naninindigan. Wala akong pakialam kung ano man yung sasabihin ng ibang tao, kung ano man yung trabaho ko. Hindi ko to ginagawa para sa kanila. Wala akong pakialam kung ano yung nararamdaman nila, yung mga sinasabi nila sa akin. Ang importante sa akin, bubuhayin ko ang pamilya ko at ang anak ko. Lumalaban. Na-realize ko kasi yung mga nangyari sa buhay ko sunod-sunod, sobrang hirap. Kaya ngayon, naisip ko kailangan kong magseryoso, lalo na may baby ako. Kailangan ko suportan yung sarili ko. Kailangan ko din mag-ingat sa mga ibang lalaki at hindi rin ako basta-basta umibig kagad. Hanggat nandito ako, susuportahan ko sila hanggat sinusuportahan din nila ako. Kapatid, si Apple po ay 15 anyos lamang nung magtrabaho bilang dancer sa club. Anong nakapag-udyok sa'yo na pagdesisyon na nito? Pasukin yon at 15? Ano po kasi eh, it's okay. Yung pag-guest mo dito, remember, it's to make people understand para maintindihan din nila kung bakit may mga nagde-decide na gawin yung ginagawa mo. Hindi lahat dahil walang saysay. So, walang humuhusga sa'yo dito. Lahat po kasi kami magkakapatid. Wala po kasi nakatapos ng pag-aaral. Oo. Ilan kayo? 6 po. 6 na magkakapatid. Pangalawa po ako sa bunso. Pangalawa ka sa bunso. Okay. Tapos, yung ate ko, siya yung nag-asawa dati. Naghiwalay din sila. Tapos, sobrang hirap po kasi ng buhay namin noon. So, talagang nagkawatak-watak po.
po talaga kami. Ikwento mo sa akin, gaano kahirap ang buhay niyo noon? As in, saan kayo nakatira? Nakakakain ba kayo ng 3 beses sa isang araw? Minsan po hindi. Kasi minsan naranasan ko po na nagkawatak-watak po kami magkakapamilya. Yung mama ko, hindi namin kasama. Yung mga kapatid ko, hindi po namin kasama. Tapos nung time po na nag-graduate lang po ako ng grade 6. So, inisip ko na mag-work na lang ako sa club. So, hindi naman po kasi masama yun eh. Kahit sumasayaw pa lang. Yung club, saan mo siya nakikita, na dadaanan mo siya? Opo, kung saan, marami na rin po ako napasukan ng mga bar. Talagang naglakas loob po ako na gawin ko. May auditions pa yan, opo. Okay. May nakilala kang lalaki at na-in-love ka daw dito. How old were you? 22. 22 po ako nung time na... 22 na? Opo. Nung nakilala ko siya. Nung nakilala mo siya. Okay. Tapos? Customer ko lang din po siya. Nakilala ko siya. Hindi niya na po ako pinagtrabaho. Tumigil po ako mga 2 years. Okay. Tapos po... Maginhawa naman ang buhay mo. Tapos po nung nalaman ko po na may babae siya, iniwalayan ko na rin po siya kasi... Ano po eh? Wala po talagang mangyari sa buhay ko kung ganun lang. Kaya parang inisip ko na magtatrabaho na lang ulit ako. Bakit ito pa rin ang binalikan mong trabaho, Apple? Kasi po ako lang po yung nagtatrabaho sa amin. So, kailangan po namin talaga sa araw-araw. Na ako po yung laging nagbibigay sa mother ko, yung kinikita ko. Sa kanila na lang, tsaka sa baby. Tsaka naisip mo ba na yan lang ang alam mong gawin? Or kasi po kumbaga po kasi madali po ang pera eh. Madali mas po yun ang itatanong ko. Kasi kahit, let's say mag-apply kang, let's say kahera o waitress, hindi ganun kalakas yung kita. Kasi po talaga sa gabi-gabi talaga, kasi malaki talaga po yung kung kinikita namin minsan. Kasi po talagang yung katawan tsaka yung ganda po namin talaga yung... Habang bata, Lalo na ngayon at future ng anak mo iniisip mo. Opo. Pero aside from this, Apo, syempre hindi naman tayo laging bata at maganda, di ba? Meron ka bang naiipon at may plano ka naman para sa future na ibang gawin mo, lalo para kay John Michael? Opo, kahit paano naman po, may naiipon po ako sa kanya. Ano pangarap mo? Gusto ko po, para sa baby ko, siguro kahit ganun lang po yung work ko. Gusto ko po makatapos siya ng pag-aaral. Eh para dun sa pagdating ng panahon na hindi ka na ganyang kabata, hindi ka na ganyang kasexy, syempre darating tayong lahat dyan. Ano ang balak mo? Anong pangarap mo? Ano po, siguro po, mag-work na lang din po ako ng iba, mag-business na lang po. Mag-business ka na lang, oo. Pero ang tip ko lang sa'yo, ang aking humble na tip lang, na piece of advice sa'yo, at sa ibang gusto pang magnegosyo dahil ang katulad ni Apple, nakapag-ipon, tapos gusto nang magbago ng karera, sana po, kung may mga seminar tungkol sa gusto niyong pasuking negosyo or sa TESDA, napakarami dyan na pwedeng matutunan, alamin nyo pong mabuti muna ang gusto nyong pasuking negosyo bago nyo po pasukin. So sana, yun lang ang tip ko sa inyo, bago kayo maglabas ng puhunan, alamin nyo po ng mabuti muna yung papasukin ninyong negosyo. Kahit simple lang muna, di ba? Para naman hindi sayang yung pinaghirapan mo. Ayan, at para kay John Michael. Salamat ng marami, Apple. Okay. Sana naman ay matupad mo ang mga plano at pangarap mo. Hindi lamang para sa sarili mo, pero lalong-lalo na para sa baby mo. Okay. Thank you, Apple. Thank you. Sa ating pagbabalik, ang inyong pinakahihintay, ang pinakagwapo, pinakabago nating kapatid, Derek Ramsey! Sabay-sabay po nating salubungin dito sa Sharon kasama mo, kapatid. Thank you, Apple. Alam mo yung British accent na yan, hindi ko pa naririnig talaga yan, ha? What? Oh, what? Would you like some water?